Okay, welcome mga paps, mga sir. Opo, ito po ang carburetor ng HD3. Ito ang carburetor ng ating HD3. Pansinin po ninyo ha. Ito po. Linisin po natin. At salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating Jof Motors Infanta. Ito po ay kabisado na ng ating magagaling na mekaniko at ng ating magagaling na tuner. Ito po ay para sa ating mga beginner. Opo, watch po ninyo. And at the same time, edi kahit po babagya ay makapag-share po tayo ng karunungan. Okay po. Okay po yan. Ito po ay hindi ko mataya kung ito ay yung latest model ng Mikuni. Dito po sa HD3 natin eh. HD3 po natin dito eh. Ayan po. Okay po. Nakita po nyo yan mga sir, mga paps. Ang HD3. Kayang-kaya nyo po itong linisin. Kayang-kaya nyo po itong baklasin. Okay po. Ito lang po yan eh. Medyo tagalan lang ito eh. Ano po mga paps? Shoutout po! Shoutout po dun sa aking boss. Yung aking boss dyan sa NACAR. Sa aking boss dyan sa NACAR. Kay Sir. Hindi ko matiyak kung Oplum ba yun eh. Oplum. Eplum. Oplum. Kay Sir Oplum. Oplum. Kay Sir Oplum. Yan po. Isang kong masugid na kaibigan yan. Hyper po ang Kawasaki yan. Si Sir Eplum. Oplum. O... Nalimutan ko po kasi. Pasensya ka na po. Huwag kang magtampo ha. Si Sir Eplum. Eplum ba? Ito po yung floater. Okay po yan o. Laksin po yung floater. Andun po yung jet bulb. Ito po yung tagasara. Para nagko-control to. Sama ng floater. Para yung amount ng gasoline dito. Sakto lang. Kunin nyo. Tsaka yung mga bakal-bakal ng clutch plate. Not ganito. Tsaka yung bakal, yung pagitan ng clutch plate. Eto po. Ito po yung main jet. Modelo na po ito kasi malaki po yung kanyang jet valve. Ito po yung kapakner niya ng jet valve. Lusin po ninyo ang main jet. Okay po. Kunin yung main jet. Hindi lang natin matcha kung anong size nito eh. Tapos kinukuhaan nyo po yung balik-balik na. Hindi po, kunin mo pa po sir yung mga plate, yung mga bakal na yung may stainless na may makinis. Yung paglagay nito. Opo, kasama po yun. Pakisama. Eto po. Kumatay akong 190 to eh. Malabo na ang mata ko ngayon eh. Ininisin po niya itong main jet. Tapos po, paglilinisin niyo po ang main jet, dahil po, matanggal niyo po yung barrel. Yung pong barrel na niya sa loob, madumi rin po yun minsan eh. Ibalik po niyo yung main jet, mga paps. Pero kung may maganda kayong maganda at maayos na pwede niyong gawing special tool, tap niyo po, light lang ha. Huwag niyo masyadong malakas kasi baka maputol yan. Nakita po nyo, yan po, umangat po yun. Ilalabas po natin yun kasi minsan nandun po sa loob niya ng dumi. Okay po. Tap nyo lang po yan. Meron pong proper na kapit niya. Okay po, pagparara mo po kung paano na nakakapit niya. Ay, sir. Sige po. Ano ka lang po dyan, sir? Hanap po kayo ng hindi masyadong pointed dito kasi pag tinap nyo ito pwedeng
ma-problema yung budas ko niyan, mga paps. Kung malambot, tap niyo lang po ha. Ito po nyo, umangat. Hindi naman masyadong kadumihan, pero meron pa rin pong alimagmag. Oh. Medyo madilim-dilim lang. Ayun po, nakita po nyo yun, yung mga bilog-bilog sa dulo. Kung alimagmag po yun, dumi po yun. Ayan po. Ayan, nakita po nyo yan. Ayan po. Nilinisin nyo po yan. Ito po yung mixing holes. Hindi po pwedeng barado yan, mga paps. Po nyo yan. Nilinisin po nyo yan. Tapos ito po yung pilot jet na tinatawag nila. Slow jet, pilot jet. Tanggalin din po nyo yan, mga paps. Okay, welcome mga paps. Ito yung configuration ng carb natin ng HD3. Kapo, spray nyo lang to mga paps. Check nyo, spray nyo lang yun. Okay po. Alam na po ito ng ating mabibiling mga tuner. So, pag na-spray niyo po yan, gano'n lang po kasi para pagbukay niyo, okay na. Kung medyo gusto po niyo mag-upgrade, gusto po niyo mag-upgrade ng stock car, pero tumatakbo ng mabilis din po. Tatakbo rin po ito ng mabilis. Babawasan niyo po ito rito. Ayan po. Yung taas na po yun, babawasan nyo yan ng ilang mm. Para once na hinikit po ito ng cable, mas mataas po. Mas mataas po ang magiging angat nyan. Kasi kung tinabasan nyo ito, tinabasan nyo yan, mas aangat po ang ano nyan, itong needle. Ito po. Pag hinila po yan, pagbangga doon, masangat. Okay po. Tatabasan nyo po yun. And ito naman po, pagdating dito sa barrel, diba may mga mixing hole po ito, mixing holes. May mga ano po ito, butas-butas. Ah, sagit lang po, try natin po na may ano. Okay po, nakita po nyo ito. Yan po. Medyo lang malawi. Yan po, nakita po nyo yan. May mixing hole po yan. Mixing holes. Ang ginagawa ko po dyan, ito. Kung mga butas-butas na yan. Pinapalaki ko po yan. Pinapaluan ko po yan, mga paps. Paluluangin nyo yan. Para kahit magpalaki ho kayo ng main jet. Kahit po magpalaki kayo ng main jet. Tatanggapin niya po yan, mga paps. Kahit po magpalaki kayo ng main jet, tatanggapin po niya yan. So, pag maglilinis po kayo, siguraduhin po yung nalinis nyo ito. Ano po? Kuha po kayo ng ano? Ito, wire. Ito lang kayo ng wire. Kasi, pag iba pa naglinis, hindi na. Dapat po, kinukutkot nyo po itong maigi. Pag kinutkot nyo po ito, makakakuha kayo ng mga white residue.
ng ano, kala may mga dumikit. Dumikit na mga foreign matters, so yun na to yung gasolina. Okay po. Po yan. So, ito po yan. Ito, may isang magtatanong kayo. Stock carb. Opo. Kaya din po nitong sumibak ng Raider 150. Stock carb. Pero mahirap paniwala, no? Pero pagka in-upgrade nyo po ito, pwede po yan. Nakita po nyo ito. Ito po. Kakayodin niya po lang ito ng mga bahagyang-bahagya lang. Ito. Huwag niyo po susubrahan. Kasi pag nasubrahan po niyo yan, wala na pong batak yan. Mawawala po takbo niyan. Bahagya lang po yan. Okay po. Same time yan po. Huwag niyo. Inner diameter. Bahagyang-bahagya lang yan mga paps. Bahagyang-bahagya. Okay. Tapos ito. Pag-upgrade, katabasin nyo doon, no? Ito hanggang doon, tabas. Ingatan nyo lang yung saktong-saktong tabas. Kasi pag inangat nyo ito rito, diba, ipagpalagay ng nasa loob to. Sa loob yan, diba? Nakaganyan yan sa loob. Yan, ganyan, no? Pag inangat mo yan, check mo po kung hindi lalabas doon sa mismong barrel. Kasi pag lumabas, pwede mag-wild, hindi na bumalik. Saktong-sakto lang yan. Hanapin nyo lang po yung pinakasaktong-saktong. Puputulin nyo rito na ito po ay nakaganon, no? Para pag lumubog, pasok pa rin po yung anon, jet needle natin. Okay po. Tapos yung mixing holes, palalakihin nyo po yan. Palalakihin nyo po yan. Okay. Pero yun po sa ginawa nating panakbo. So, ginawa po natin panakbo yung atin pong naka-vlog sa video natin. Ang gamit ko pong carb noon is Kihen. Kihen po na round slide. Pero ang main jet ko po noon nakakita na po ba kayo ng ganito, yung panglinis ng ano sa acetylene. Kunin yan. Nakakita na po kayo niyan. Ugali lang po at ano eh. Masyado pong mababa altitude namin dito. Yung pong pinakamalaking size nito. Yung pinakamalaking size po nitong gamit kong main jet. Okay po. Main jet po nito, ito po yung pinakamalaki. Yung pinakasagad na malaki. Yan po sa aking 28 na round slide na Kihen. Original po yun, rig po yun. Hindi ko lang matiyak kung Thailand lang yun eh. Pero yun yung magandang klaseng Kihen. Ang slow jet ko po dun is 42. 42 po slow jet natin dun. So, okay po. Alam nyo na po kung anong pwedeng gawin dito sa ating stock. Kabit nyo lang po, ano, in order of, ano po, diba? Kayang-kaya nyo na ikabit yan. At salamat po. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Okay po. Nakabasado nyo na po ikabit yan, diba? Dito po pasok ko nyan. Yan po, pasok nyan. Pero parang ito eh, parang, ayun pala, kala ko kasi kulang eh. Okay po. Tandaan nyo po yan, ito, mixing hole po yan ha, palalakihin nyo po yan. Minubutas po yan ng malaki. Okay po. Kaso iba ko ano eh, itong jet needle natin, yung pinakasagad dun sa ilalim ng ano ito eh. Yung adjust. Sagad po lagi sa kailaliman. Okay po.
So, yun lang po. Shoutout po kay Sir Oplum, Oplum, Oplum. Yan po. At saka kay Sir Joshua. Kay Kuya Joshua ng Barangay Nakar. Opo, at pasensya na. Tatapusin na po natin ito HD3 mo. Opo. Ano po HD3 mo? HD3 mo, sir. Opo. Sabit lang po at marami lang tayo naasikaso kasi. Okay po. At thank you po ng maraming marami. Salamat po mga kaibigan. Thank you.